Okay. So, yun. Next na pag-usapan natin definition of derivative. So, dalawa yan. First is i-define natin yung geometric ano niya, definition. Then, next is yung algebraic. Okay. So, start tayo sa geometric view and derivative. So, i-recall natin yung slope. Okay. So, kung maalala nyo, ang slope is M. So, M is equivalent to rise over run. So, rise is change in y o delta y. Yung run is delta x. Okay? So, equivalent din yung sa y sub 2 minus y sub 1 or the parang final minus initial. Parang ganun. Then, sa run, ganun din. X sub 2 minus x sub 1. Pero kung titignan natin yan, puro yan change. Okay? Change. Slope. Rate of change. Kaya yan yung calculus. Okay? So, change in y sa numerator over change in x. Then next, kapag tinignan natin yung isang curve, kunyari, sabi ko nga sa inyo before, kapag kung straight lang sana, walang problema, madaling malaman yung ano. So kasi constant siya kung hindi siya nagbabago ng speed, okay, tapos karating siya doon. Okay, so walang changes, so yun normal na ano na mathematics natin, pwede natin gamitin doon yung traditional mathematics natin. Pero sabi ko kung gusto mong malaman yung pag, which is hindi naman ganun lagi, di ba? So ang nangyayari sa lahat ng physical na nangyayari sa mundo natin is lagi nagbabago yan. So ibig sabihin, wala kang makikita masyado na constant talaga, okay? Na talagang ganun. Okay, laging may pagbabago na nangyayari. So, kahit sa movement ng mga, ano kunyari, sasakyan, sa panaglakad ka, so kahit yung pangyayari sa buhay mo, hindi naman yan isang constant ano lang, di ba? Kumbaga consistent na ganun, na walang pagbabago. Okay? So, ngayon, kapag kinuha natin yung slope doon sa instant na kailangan mo siyang malaman kung ano yung slope niya, kunyari ting curve dito sa point na to, which is itong A sa x-axis, ano yung y mo dyan, okay? So parang ganun yung idea. So ngayon, kailangan mo malaman yung slope, so meron kang tangent line dito, okay? So tangent line at x is equal to A. So ngayon, i-define na natin siya. Okay. So yan, tangent line. So ano ba yan tangent line na yan? Okay. So a tangent line is a line that in general, okay, touches the graph at one point, okay, near that point. Okay. So pag sinabing at one point na yung one point na to, it touches, okay, yung graph. Ito yung graph. So, yung line na yan na nag-touch doon sa isang point na yon or near that point, okay? And has a slope equal to the slope ng curve mismo. Okay? So, yan yung slope ng curve. Kasi which is, kung titignan natin, ganun naman talaga. Kasi, isipin nyo to, inclined surface to, meron kang object na ganyan. Kung saan yan tumama, syempre, naka-touch yan doon sa inclined surface mo. So therefore, yung slope mo, equivalent doon siyempre sa kumbaga yung slope na yan, doon sa contact mo, point of contact. Okay? Kaya nga, di ba, kahit sa racing, kung meron sa inyong mga nag-race, okay, nag-race sa ano, sa mga games, or ano, ewan ko, meron talaga nag-race sa inyo sa tuwing na buhay. Pero, kapag tinitignan nyo isang circuit, malaking factor yung slope, actually, yung slope ng ano. Kasi minsan titingnan yung slope then yung mga curves. Okay? Yung mga steep na curves, ganyan-ganyan. Kasi pagka nagkakarera ka, importanteng alam mo yan kasi para alam mo kung kailan ka mag-accelerate, kailan ka mag-drift. Okay? So, kailan mo ano pa ba? Technically, kailan ka mag-boost. Ganun, mga ganun-ganun na ano, na basta may kinalaman sa pag-drive para mas mabilis kang makarating din sa finish line.
Parang gano'n. So, gano'n siya ka-importante. Okay? Sabi dito, if the curve is a line segment, okay? Kunyari, nagkataon, yung, ito kasi curve, di ba? May yung ano. So, what if, sir, line yon, line mismo yung curve. Okay, so ibig sabihin, kunyari, ibig sabihin lang yung parang ganito. So, ito, binigay dito is paganyan, di ba? Paganyan. This is a curve. So, sorry. So, dito yung, ano, parang ganyan, tangent line. Eh, paano daw kung line daw tong curve? Eh, di syempre, ito yan, okay? Which is, lumalabas na, nag-coincide siya. Okay? Coincides with the segment mismo. Okay, kung straight line siya. Okay? Eh, kung hindi naman siya line, hindi siya magkoincide. Kumbaga, parang ganito. Kunyari, ganito ang ano mo. Ang curve mo. Kunyari lang. Ano yung slope dito? Siyempre, ito yun. Yung line mismo na yan. Okay, isipin nyo lang ano yan, straight. Okay, so straight line yan. So, siyempre, magko-coincide siya. Ibig sabihin, ito ang slope mo. Okay, nag-coincide siya doon. So, parang ganun siya. So, slope of curve at x is equal to a equals to the slope of the tangent line. Okay, so yun yung pinaka-isipin nyo. Okay, so slope ng curve at that point is equivalent to the slope of the tangent line. Okay, pero syempre dinipay na natin yan eh, yung slope ng tangent line na yan. So, papasok yung idea ng limit, di ba? Okay, pero tignan pa rin natin. Okay, so next is the derivative of a function f of x. So, the derivative of function f of x at x is equal to a. Okay, so parang dyan tayo yung napa-plug-in tayo. Okay, so ibig sabihin lang yan, kunin mo yung f prime. Okay, so ngayon kapag nakita kayo ng ganito, ang basa dyan is prime. Okay, so yung itong ano yan, para apostrophe. So, prime yan. So, f prime of a. F prime of a. Okay? So, is the slope of the curve y is equal to f of x. Okay. At x is equal to a. Okay. So, ganun siya. So, yun yung derivative. Okay? So, therefore, ang f prime of a, okay, is the derivative of the function f of x at a. So, yun lang. Ganun lang kasimple yun. Okay? Pero syempre, kung wala kang nilagay dyan na value, sabi mo, yun yung derivative. O, the derivative of f of x. Yun lang yun. Pero kung may value kang ilalagay dyan, na parang pinaplug-in mo. Okay? So, ilalagay mo at a. Okay? Which is also equivalent to the slope. Okay? So, slope of the tangent line. So, yun yung derivative. Sa geometric point of view. Okay. Meron pa ba? Taka lang. Ano yata? Okay, sige. The next. Okay, so. O ngayon, inspect ulit natin. So, find or determine by inspection the following derivatives. Ano ang f prime of 1? Ano f prime of 1? At 1 yan. At 1. Okay. So, ang f prime of 1. Okay. F prime of 1, ito yun. Saan siya tumama? Sa 1. Okay. So, ibig sabihin, ito siya. Ito, 1. So, ganun lang siya. Bakit? Kasi yan yung slope. Parang malalaman sila na yan ang slope. Tignan niya. Di ba ang definition natin sa slope is rise over run? Dito ka mag-start. Okay, rise
One. Run. One. So, one over one. Four. One. Okay, kaya ang slope mo is one. Kaya one ang derivative mo. Nakuha. So, ganun lang siya. So, mayroon bang derivative sa geometric? Ano? Hindi, kasi nakita nyo na, obvious na eh. Okay, sige, tingnan pa natin para baka hindi pa masyado na-absorb. Okay. So, basta ang gagawin nyo, kunin nyo yung slope at that point. Okay, yun ang derivative. Okay, sige, next. 2.2. So, 2.2, saan ba yan, sir? Ito yan. Ito kasi si 2 eh. Okay. Tapos, 3. Okay. So, siyempre dito, si 2.5. Dito si 2.25. Dito si 2.75. Okay, kapag ganyan. So, siyempre si 2.2, nandito yan. Okay. Pag pre-project mo yan, basta parang dyan yan. Okay, dito yung point na yan. So, anong derivative yan? Kunin mo yung slope. Ano yung slope nito? Sige. Di gawa ka ng tangent line, sir. Tangent line. Tangent line. Yan. Yan ang tangent line yan. Ano napansin nyo? So, parallel siya sa x-axis. So, ano slope kapag parallel sa x-axis? Anong slope? Pag horizontal siya, anong slope? Class. Zero. Okay. Zero. Kasi wala siyang slope eh. Walang rise. Okay. So, flat lang siya eh, di ba? So, zero. O, zero. Kasi ang slope mo, zero. Just sa part na yan. Next. Saan ang pi? Saan ang pi? Anong value ng pi class? 3.14. Okay, so 3.1416. Saan ang 3.14 dyan? Sabihin natin ito yung 3, ito yung 4. Ito yung 3.5. 3.25. Okay, sabi natin banda dyan. Okay, hulaan na lang natin. At tansyay na lang natin. Siyempre, pag pinaject mo yan. Okay, so ito yon. Parang dyan, banda dyan. Okay, hindi nga lang ganun ka-accurate. Pero banda dyan. O, gawa tayo ng tangent line. Nasaan ang tangent line dyan? Okay, so drawing ka ngayon ng tangent line dito. So, ito ang tangent line dyan. Which is, nag-coincide sa function. Kung kunin mga yung slope niyan. Anong rise mo dyan? Anong rise? Project mo yan dito. Sir, 2. Okay. 1, 2. Eh kaso, naka-incline siya to the left. Kaya kailangan mo mag-run ng ilan ng run? Okay. So, kapag kinumpit mo yan, yung parang dito yung ano. Okay? So, 1, 2. Malabas, parang ang 1 mo dyan. Kasi 3.14 dyan. So, banda dito. Okay? So, 2.1416 kung saan man yan. Okay? So, basta parang yan yung 1 mo. Okay? So, rise ka ng 2. 1, 2. So, ang run mo is to the left kasi ang slope mo, okay, is leaning sa left. Okay? So, ngayon, run ka ng isa. Okay, sa 2.1416. Okay? So, dito yung run mo. Okay? So, parang nangyari,
para kang ganito na nag-run ka dito. Parang isipin niyo lang parang dito yung ano mo. Nag-run ka ng dalawa, tapos nag-run ka ng isa. Ay, sorry, nag-rise ka ng dalawa, nag-run ka ng isa. Kaya nakuha mo tong slope na to. Okay? So therefore, ang slope mo is negative 2. Okay, kasi ang change in y mo, okay, over change in x is negative 2. Okay, ang result. Yan. Kaya negative 2 ang ano, derivative mo. Okay, ng pi. Then based din sa function. O ano yung f prime of 5? Nasa yung 5? Ito, sir, yung 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung 5, sir. Sige, ito yung 5. Kapag pre-reject mo yan, yung curve niya, parang gumanito siya. So, parang na-reach niya yung peak. Parang yun yung peak niya. Bumaba siya ulit. Okay, paano natin gagawin yung tangent line niyan? So, kung ganyan yan yung peak, pag ganyan ang ano mo, ang tangent line mo, which is parallel na naman siya sa x-axis. Okay, so therefore ang result is zero ulit. Okay. Questions? May tanong ba dyan? Man po. Okay, sige. So ngayon, ang next natin is sabi dito, what about f prime of 2? Saan yung 2? Teka, wait. Ano ko lang. Yung 2 sa ka 3, okay? Yung 2 sa ka 3 kasi ito yan, yung itong point na to. Tapos yung 3, ito. Basta yung pinakakanto. Okay? O anong tangent line niya? Anong tangent line sa tingin niya? Pagda-drawing yung tangent line, paano? Pag ganyan class, depende kung parang yung limit nyo yan. Lalabas yung parang limit. Kasi pag sa left mo titignan, pag galing ka sa left, ang slope mo, pag ganyan, tama, makapareho nito. Pero pag galing kang right, ito naman, itong plot. So therefore, dalawa, okay, dalawa na magkaiba. So therefore, anong sagot? Ang sagot is ito. Do not exist or undefined. Kasi hindi ka makaset up ng ano ba talaga ang tangent line niyan. Okay? Kasi pag approaching from the left ka, pag ganyan siya yung slope niya. Pag sa right naman, parallel sa x-axis. So, magkaiba yung tinuturo niya. Iba yan sa ganito, ah. So, ibig sabihin, pag sharp, yan ang ibig sabihin, pag sharp, sharp na ganyan, kunyari, biglang gumanon, iba yan sa ganito, eh. Iba yan sa ganyan. Okay? Kasi ito, yung pinaka-peak niyan, meron pang slope yan. Okay? So, parang ganyan. Okay. Ito, wala. Kasi dalawa ang slope mo niyan, eh. Pag dito ka, ito ang slope mo. Pag slope mo na, pag dito naman, ito naman ang slope mo. Okay. So, yan. Ito ganyan. Okay. Nakuha. So, ibig sabihin, kapag nakakita kayo na sharp corner, okay, sa, na curve, undefined yung ano nun, yung point nun na kung saan ano, pag kinuha niyo yung derivative. Okay? Kasi hindi pwedeng biglang, parang biglang liko yan. Na napaka-sharp. Okay? Ito kasi, smooth yung transition mo, yung pagliko. Ito, kumbaga parang kumanto siya. Okay? So, pag ganyan, does not exist. Okay. So, kung tingnan nyo dito, sa 3, ganun din. Timurahin ko lang kasi parang hindi nyo na nakikita. Tingnan nyo dito. Sa 3,
Ito yung 3, di ba? O yan. So, sharp yan. Kasi, pag ganyan yung dito, pag sa right, dito naman yung isa, pag ganun. Okay, kaya dyan sa point na yan, wala, do not exist. Okay, does not exist. Yung, o undefined yung derivative yan. Okay, pati dito. Nakuha? So, yun lang tatandaan nyo. Kapag sharp, corners, the function or the derivative of derivative of A, okay, does not exist. F of A, okay, does not exist. F prime of A, or the derivative of A, okay. Nakuha? Opo. Okay, sige. So, next. Yun na yung geometric. Okay, so may, kung titignan nyo, mahirap ba yun, yung geometric? Hindi naman masyado siguro kasi nabivisualize nyo eh. Yun lang, titignan nyo, slope, yung slope lang sir ang kukunin namin. O, yun na. So, madali, di ba? Kasi, titignan mo lang kung parallel siya sa axis na x, zero ang slope. Okay? Or, nakatayo rin. Pero it's wala yun, walang ganun. So, yung inclination, depende kung naka-left or the right kasi depende kung negative or positive yung slope mo. Okay? Tapos, titignan mo lang kung may sharp. Kasi kung sharp yan, sharp curve, okay, wala, undefined yung derivative. So, wala kayong sasolve doon. Okay? So, ganun lang. So, ngayon, ito na yung medyo mas mahirap kasi yung algebraic view na. Okay. So, sa, syempre, sa actual, hindi naman laging ganun na merong graph. O, kumbaga, find the derivative, ito yung graph niya. Hindi naman ganun lagi. Okay. So, ngayon, kailangan yung isolve siya algebraically. So, analytical solution na to. Okay. So, yung kanina, graphical solution siya. Ngayon, analytical na. Okay. So, ito yung mas mahirap. Okay, ito yung piniprepare ko kayo dati pa dito sa ganito. Okay. So, balikan ulit natin yung in terms of algebraic view ng derivative. So, maalala niyo yung second line. Okay. Naalala pa. Okay, so ito yung, kunyari ito yung curve mo. Curve. So, gusto mong kunin yung from this point up to this point. Okay, dito sa point na yan. Okay, so gagawa ka ng tinatawag nating second line. Okay, so second line. So itong red na to is a second line. Okay, ito yung ano. So syempre, since meron kang dalawang tatamaan dyan sa mismong curve na yan, dito sa point na yan, pwede mong i-ano yan. So pangalanan mo yung isa kunyari as A sa x-axis yan ha. Tapos ngayon, ito, itong part na to is dagdagan mo ng h. Kunyari lang. Okay? Ano ba yung h, sir? Yan yung tiny positive number. Kasi di ba sa naalala niyo yung infinitesimal calculus? Pag sinum out nyo, then zoom in, ganun. Okay, so parang isipin nyo yung pag sinum out ko kasi to. Okay, so parang sinum out ko, kunyari lang. Tingnan natin hanggang saan mga. Di yun na nakita. Okay, sige, shadow. Yeah. So, mapapansin nyo, pag sinumout nyo yung itong maliit siya. Okay, parang dot na nga siya technically. Parang dot siya, di ba? Pag maliit na maliit yan, halos hindi nyo na makita. So, parang ano na siya. So, kapag sinum in nyo, so, dyan nyo makikita yung ano na yan, yung tiny piece na yan, okay? So, sabihin natin yung ano na yan is yung h is a tiny a positive number, okay? So, maliit na value ng number. So, sabihin natin 0 point, positive ba? So, 0.0001, okay? Kanyari lang. So, idadagdag mo yan dyan. So, ibig sabihin, kung ito ay a, dadagdag ka ng maliit na yung tiny positive number niya. Hindi, syempre, itong dulo, a plus h na siya kasi dinagdag mo nga yung h. Okay? Waiting ko.
Ito sa una, nagdagdag ka. Kasi tinitingnan natin yung change ng delta x o change in x. Kung ito ang pinaka-reference mo A, okay? Tapos magdadagdag ka ng tiny positive number. So, siyempre, ang sukat nito is A plus H. Okay? Bakit sir A plus H? So, kasi siyempre, mula yan dito sa reference. Simula dito hanggang dito, yun ang A. Okay? Tapos, siyempre, dinagdagan mo ng H. E di, yung A plus H mo, A plus H. Kaya A plus H to. Okay, dito. O, ang tanong, ano ang change niya? Ano ang delta X? Kapag ganun. Di siyempre, yung H. Kasi parang ang mangyari dyan, A plus H minus A, edi H. Okay? So, yung H ngayon, yung change mo sa X. Kaya nga, kung titignan nyo dito yung drawing, delta X is equal to H. Okay? Dito naman sa Y. Okay. So, Y naman, pag dito sa A, inano natin to, pinoject natin dito sa Y. Ano siya? Diba siya yung parang nung nagpa-plug in tayo? Okay, yung limit, naalala nyo? Diba yung papalitan nyo yung value ng kung yung xi, sorry, yung ano to? Approaches to yung limit niya, approaches to ano, tapos tinitingnan natin yun dito. Okay, so yan yung ano natin? Y natin, okay? Or lumalabas yung f of a. Kasi ito, ulitin ko, ito kasi ay a. Ito ay a. Sa a siya, di ba? Ito yung a mo. Ito yon. So, pag pre-reject mo dito, so, kung ano yung value dito ng yung y kasi ito, di ba? So, equivalent yan sa f of a kasi ipapalit mo yung a na ito eh. Sa mga may, ano, value. Okay, so f of A yan. Kaya ito mula, itong point na to f of a. Okay. Ngayon, di ba tumaas yan? So, siyempre, meron kang change ulit. Okay, so ano yung change mo dyan? Sabihin natin, h pa rin. Okay. So, therefore, dito, pagdating dito, pag pinoject mo to, pinoject mo yun, kunyari, ang y mo dyan, hindi na f of a lang, okay? Lumalabas is f of a plus h kasi siyempre nadagdag yung incremental, yung tiny positive number na yun. Okay, so nadagdag siya. Kaya lumalabas, kung titignan mo yung change naman in y, change in y. So, di siyempre, y sub 2 minus y sub 1. Nakuha. Ulitin ko. Pag gusto mong kunin itong change, ito yung change dyan eh. Ito. Ito na yan. Yan yung delta y. Ito. Ito yan. Yan. Yan yung delta y. O kung gusto mong kunin yung change dyan ng delta y, di syempre, itong mahabang to, minus ito, makuha mo to. Okay? Ulitin ko. Ito, mula dito sa reference, hanggang dito, minus sa reference hanggang dito. Kaya ito ang sagot mo dyan. So, f of a plus h minus f of a. Naintindihan? Okay. Ano pa rin yan? Yung rise over run pa rin yung ginagawa natin. Wala naman sigurong problema dyan. Yung slope pa rin, slope. Yung definition pa rin ng slope. Okay. So, yon. Kaya lumalabas sa x, ang change ng x is h. Kasi nga, A plus H minus A, o di minus yung A. H na natira dyan. Okay, H to. Ito ay H. H. Ito namang sa Y, itong function na to, na A plus H minus F of A. Yeah. So, yun yung na, ano natin, na set natin. Okay. So, ngayon, gagawin na natin yung formula, okay, ng slope dahil dun sa na-compute natin or na-set natin. Okay? So, delta of y over delta of x. Change in y over change of x. Sinulat lang natin. Ito na yun. Yung nasa taas kanina. Okay, so yan na yun. Ngayon,
para makuha mo yung ito kasi ay sa second line. Okay? So second line 'yan. So ibig sabihin litang ko lang para makita. Okay. So kung ito ay second line, slope ng second line, bakit second line? Kasi ang kinonsider natin itong line na to. Okay. So ang gagawin natin, eh, paano sir kung gusto namin kunin yung itong dito lang, itong sa A lang. Okay. So dyan napapasok yung limit. Okay. So ibig sabihin, gaya ng ginawa natin ng mga previews, unti-unti siyang lalapit dito. So therefore, yung maliit na change na yan, yung H na yan, parang mag-a-approach yan na, kasi maliit yan eh, di ba? Pag nag-approach, kung gusto mo mag-approach yung H na yan, papunta dito, kailangan napakaliit ng value. At to the point, zero na siya. Kaya yun ang reason kung bakit yung H approaches zero. Okay? Isaset natin yun na ganun. So, ibig sabihin, yung tangent line, ito na siya. Okay, palakihin ko lang ha. So ito yung second line, okay? So drawing tayo ng niyan itong green. Okay. So yan yung ano. So pag gusto natin kunin yung dito. So ito yung curve mo, eh, 'di ba? So syempre dito yan. Parang ganyan siya. Okay, parang ganyan. Yan. So yan ang tangent line mo. Yan ang tangent line. Okay. So, para mangyari yan, yung change na to, yung H na yan, papaliitin mo siya. So, papaliitin mo, babawas-bawasan mo. So, ibig sabihin, bawas, approach, para pumunta siya dito. So, therefore, yung H, i-approach mo siya papuntang zero. Okay? So, ibig sabihin, papalitin mo yung change na yan. Dito. Kaya yung line mo niyan, syempre yung iba, pag pinalapit mo yan, syempre start ka dyan. Pag banda dito, ito na yung second line mo. So, second. Ito yung second line mo. Parang ganyan. Pag banda dito naman, ito naman yung second line mo. Mabubo. Parang ganyan. Hanggang lumapit hanggang maging green. Yun na yung tangent line na nakukuha nyo. Nakuha ba, class? So, kasi pag binaba mo itong value ng H, kaya lang siya naging second line kasi may value yung H. Kasi syempre lalayo yan dito. So tatama yung ng dalawang beses sa curve yung ano mo. Ito yung second line mo, yung pula. Pero kapag pinalapit mo, pinaliit yung change na yan. Yung napakaliit na change, pero papaliitin mo pa siya. Hanggang mag-approach siya dito sa pinakamalapit. Okay, hanggang doon na mismo, mapapansin mo na yung isa na lang ang point na nagtatouch. Okay, doon sa curve mismo. Isa na lang. Yung doon sa instant na yun, itong part na to. Isa na lang. So, yun yung tangent line. Okay? So, yan yung derivative. Naintindihan ba, class? Okay, sana naintindihan. Okay. Pero anyway, ma-absorb nyo rin yan. Okay, basta alam nyo na yun na ganyan. Okay. Sa una, siguro, parang medyo parang nangyari lang. Pero, ma-absorb nyo rin yan. Okay. So, ganun siya. Para lang yung okay, so kung kilala niyo si kasi may bagong artist ngayon, si Easy Meal. Ewan kung kilala niyo. Okay, nagra-rap siya. Actually, marami siyang kayang gawin. Nag-gitara na gano'n. Parang ganyan. So, pag pinakinggan niyo yung mga music niya, actually, yung nag-hit, yung siyempre, yung panalo. Okay. Pero pag pinakinggan mo yung iba niyang rap song, sa una, parang hindi mo ma-appreciate kasi siyempre, hindi naman tayo sanay na gano'n eh. Yung iba. Kasi ang rap ng ibang bansa, okay, medyo, actually, sa Pinas, yung medyo mga underground, talos ganun na rin eh. Pero syempre, lingwahe natin. Okay? So, yun. Kumbaga, sa unang rinig mo nung ibang kanta niya, parang hindi mo magugustuhan sa una. Pero pag pinakinggan mo ulit,
Pero meron siyang kanta talaga na, na talagang kuha ka agad yung ano mo. Pero meron din yung mga part na parang ano. Pero pag paulit-ulit mo ng ano, nag-uusap mo rin. Okay. So parang ganito rin yun. So sa una, hindi nyo pa na siguro na ano. Pero papasok din yan, okay? So mag-ano rin. Mag-sink in din yan, okay? So gano'n. Yeah. Okay, pa-in lang natin ha. Okay, so ganun yung gusto nating ano gawin. Okay, so gusto nating kunin yung slope ng tangent line kasi yun yung derivative. Okay? So dahil doon wala. Yeah. So ibig sabihin yung slope ng second line, ito yun. Ito yung slope ng second line kasi yan nga delta y over delta x. Yan yung second line. I-approach natin yung h na maging zero, okay? Para maging tangent line. Kaya kung titingnan mo, ang target natin, kailangan maging tangent, slope ng tangent line, kasi yun yung derivative. So, gagamitin natin yung concept ng limit na naaral na natin. Okay, kaya ngayon ang una nating inaral kasi para maintindihan yung maigi. Then, yung slope ng second line, okay? So, para lumalabas, itong slope ng second line, parang ito yung average nyo dati, yung mga average velocity natin, gano'n, yung una natin pinag-usapan. Parang siya yun. Okay? Tapos, pag kinuha mo yung limit noon as h approaches zero, itong h na yun yung incremental change na, ano, ito nga, the tiny positive number niya. Kinuha mo zero, babalik siya sa tangent, magiging siyang tangent, slope ng tangent line. Okay? So, therefore, ang definition, ang derivative, ito. So ito mismo, yung second line na yun, then kung may limit ng as h approaches 0. Kaya i-memorize nyo ito. Okay? So ito ang definition ng derivative. Okay. So, yeah. Tandaan nyo na yan. Okay, so f of a plus h minus f of a over h. Yung h dyan is na yung incremental, yung tiny positive number. Okay? So, limit as h approaches 0. So, yan. Yan ang definition ng derivative. So, my question. Wala po. Okay. Sige. So, continue tayo. Okay. Sample. Using yung definition ng derivative, pwede natin gawin yun. Okay. So, ito yung isang example. So, find the function f of f prime of 2 where f of x is equals to x squared minus 2x. Okay. So, gamitin natin yung definition ng derivative. Okay, so A muna tayo. So, ang definition ng derivative, so yung pinapamemorize dyan sa kabila kanina, yung bago ko nilipat. So, ito na yun, actually. Rewrite lang natin. So, yung i-memorize nito, yung limit ng h as h approaches 0 ng slope na lang ng second line. Okay. So, a plus h minus f of a. Okay. Over h. Okay, so sa ibang book, pwedeng iba yung variables na ginamit. Pero same lang yan. Okay? So huwag kayong malilito doon. Basta nakuha niyo yung concept ng ano, yan ng same lang yan. Okay? So dahil dito, so ang a mo ngayon will be 2. Kasi obvious naman, kasi ang f prime of 2 mo, parang yan yung f prime of a. Okay? So, f prime of a. So, lumalabas, yung a mo, therefore, a is equal to 2. Okay? So, a is equal to 2. So, ngayon, gagawin mo lang is to replace lang. So, replace mo. Yung a dito, palitan mo ng 2. F of 2. Yan, palitan mo rin ng 2. Then, h. Okay. So, ngayon, kapag nakuha mo na yun, papalitan mo ngayon yung function mismo. Itong mismo function na to. Papalitan mo ng a. Plus h, saka a. Okay? Where yung a is 2. So, para lumalabas is 2 plus h, saka 2. Okay? So, ngayon, pag pinilitan natin itong x squared, okay, gawin natin x squared minus 2x. Okay? Pag pinilitan mo yan ng 2 plus h, yung a plus h, okay? So, magigitong 2 plus h squared, okay? Minus, okay, tapos susunod is 2x
minus 2x. So minus 2, ano yung x natin? Palitan mo na naman, 2 plus h. Okay. So yun yung una. Ito yun. Yung susunod, minus f of 2. Papalitan mo naman to ng 2. Okay. So pag ginawa mong 2, so 2 squared minus 2 times 2. Okay. Kaya ito yun. Yan, ito yun. Okay. So minus 2 squared minus 2 times 2. Okay. So ilabas, lagyan mo lang ng ano, para hindi magkamali yung ano, ng sign. Okay. Hindi. Hindi naman pala kailangan kasi negative. Hindi, kasi negative kasi yung buong function. Okay? Kaya mas maganda lagyan mo na ganito. Okay, so yan na yun. Okay? Then, h dito sa ilalim, yan. Okay, so i-ano natin to. So, evaluate natin using algebra. So, 2 times, para yan kasing 2 plus h times 2 plus h eh. Okay, so parang 2 times 2, 4. 2 times h, 2h. Sorry. Pag ganyan, 2H. Okay, sige. 2 times 2, tapos 2H, tapos ito. 2H din. Okay, so 2H, 2H plus 2H, 4H. Yan, kaya plus 4H. Okay. Tapos itong dulo, plus H times H, hindi plus H squared. Yun lang yun. Okay. Tapos dito naman, yung dito, so 2 squared is, okay. Ay, hindi, sorry. Hindi pa pala tapos. Okay, so 2 plus h, ito na pala. So minus 2 times 2 is negative 2 times 2, negative 4. Wait, negative 2 times h. Okay, so ilan? Negative 2h. Okay, so negative 2h. Wala na ba? Ah, teka lang ah, nalito tuloy ako. Okay, so okay, square mo, minus 2, minus 4. Okay, tapos minus 2h. At h lang 2. Okay, basta dito kasi 2 squared is 4. Minus 2 times 2 is minus 4. Kaya 0. So, 0 na to. Okay, so ganun siya. So, kaya dito, so 2 squared, ito na yun. H squared, minus 4, ito yun. Okay, tapos minus 2 times 2 is negative 4. Then, negative 2 times negative 2 times H to. Okay, teka. X squared. Teka lang, nalito ako. So, f of 2 natin is itong function x squared minus 2x. Okay, so, papalitan mo ng 2. Okay, so 2 squared. Okay na yun. Tapos dito, h squared plus h squared. Okay. So, okay. Palakihin natin. So, medyo lang dito. Okay. So, itong 2 plus h then squared. Okay. So, based yan dito sa function. Then, minus 2 times 2 plus h. Okay. So, minus 2 is minus 4. Minus 2 times h is negative 2h. Okay. So, palitan natin to. Baka mali kasi yung ano niya. Baka lang. Pero pakikita naman natin. Burahin muna natin to. Okay. Gawin natin negative h. Yan. So, syempre, i-add natin. So, may 4 dito. Minus 4 to. Wala na yun. Zero na. So, negative. Ay, plus 4h. Minus 2h ilan? 2h. Ito yon. Tapos, plus h squared, ito na yun. O yun, so mali siya. So, minus 2h to. Correct nyo na lang. Okay, so minus 2h. Kasi nagulat ang bad h na. Anyway, so yun na yun. Then, 2h plus h squared over h. So, dito, lalabas,
pwede mong may common term na h. So pwede may labas yun. So magiging 2 plus h na lang. H times quantity of 2 plus h over h. Okay, kaya mag-cancel na naman yung h. So ang result is 2 plus h na lang. Okay? So yun na yung kukunin may limit. So yung h approaches 0. So ito magiging 0. 2. Okay? Kaya yun na yung